sunod sa kanan. Hello mga kaamigo, good morning po. Today's vlog is mayroon tayong isang kababayan na Pinoy na nakilala dito sa South Korea. Mayroon tayong mga some questions sa kanya na bakit ba siya nag-abroad? Ano yung pinaka main purpose? Bakit siya nag-abroad dito sa bansang South Korea? Anong pangalan mo ulit, brother? Hello, my name is Jay Balingit from Davao City. Yun, taga Davao. Si hi sa mga taga Davao dyan. Hello sa mga taga Davao City. May buntag especially sa akong pamilya. Mayong adlaw, ako naginaot nga naamo sa mayong kamot. I pray that you are in a good hands and in a good health. Amen. Kabayang Jay, unsa imong pinaka main purpose? Ano yung pinaka main purpose mo? Bakit mo iniwan yung pamilya mo sa Pilipinas at nag-abroad dito sa Korea? Alam na alam nyo kasi hindi naman ano sa atin, hindi naman nakaila sa atin na ano sa Pinas. Mahirap talaga ang buhay sa Pinas kahit kikita ka ng 15 mil to 20 mil ang buwan, hindi pa rin sapat. Kulang pa rin. Kulang pa rin. So, I decided na mag-abroad sa Korea kasi nakita ko na malaki yung sahod, maganda yung oportunidad. Salamat sa Panginoon na unti-unti yung mga bagay na mga gusto kong mangyari sa buhay. Dahan-dahan na natutupad. Nabibigay ko sa mga anak ko kung yung ano yung gusto nila, yung mga pagkain na gusto nilang kainin. Nabibigay. Okay. Hindi katulad dati na hindi mo mabili yung mga gusto ng mga anak. Hindi ko mabili. Lalo na ako, hindi kahit brief, hindi ko makabili yung sarili kong brief. Mahirap na kasi yung income ko para lang talaga sa pamilya. So, salamat sa Panginoon na napunta ko ng Korea. Maganda talaga ang Korea. Advice ko, mag-aral kayo na mabuti. Kabayang G, ano ba yung may bibigay mo na aral o determinasyon sa ating kababayan na lalo na sa Pilipinas na nasa pandemic ngayon ng COVID-19? Ano yung pinaka may bigay mong aral o may bigay mong payo sa kanila para gayahin tayo dito nga bilang mga OFW sa South Korea? Payo, unang-una, totoo talaga yung sinasabi nila, pursue your dream. Tama. Pero yung pursue your dream, kung hanggang dream ka na lang, wala ka talaga, walang mangyari. Kasi ako, marami akong mga dream sa buhay, pero hindi ko pinipurso. So, alam mo na sa buhay Pilipinas, hanggang kain na lang tayo. Hindi tayo makasarili, makabili ng sariling bahay, sariling sasakyan, negosyo. Hanggang plano na lang. So, salamat sa Panginoon nga ang ginawa ko, dahil gusto kong uunlad yung buhay ko, pinurso ko talaga yung dream ko. Yung dream ko yung talaga, hindi itong Korea, pero binigay sa akin ni Lord. Amen. Kasi sa lahat ng bansa, sa buong Southeast Asia, Korea lang ang pinaka magandang abroadan mo. Open country, malaki yung sahod, ikaw yung may hawak sa yung visa, yung passport mo, pwede ka uuwi, pwede ka mabalik. Kaya ngayon lang hindi muna kasi may pandemic. Pero advice ko sa mga Pilipino diyan, yung may edad 18 to 36 years old na gusto plano pumasok ng Korea, mag-study lang kasi may exam. Study hard. Tapos huwag kayong magpaano ha, padalos-dalos kasi may mga agency daw na nagsabi na pero nagpapalis. Nagpapalis po tong Korea. Wala. Correction lang po. Walang nagpapalis na agency. Dadaan po tayo sa legal na proseso. Only topic lang po. Kailangan may pasa sa exam via POA. Mas maganda kasi pag pag legal ka pumasok. Kasi pag hindi ka legal pumasok, kawawa ka. Kawawa talaga. Kasi yung gobyerno, wala sila pakialam sa iyo kung ano mangyari sa iyo. Pero pag legal ka pumasok, lahat ng mga benepisyo ibibigay sa iyo. Tama. Pangatlong question, brother, kabayan. Ilang years ka na ulit dito? 2 years and 5 months. 2 years and 5 months. So, sa 2 years and 5 months, ano yung buhay mo ngayon sa i-compare mo dati sa Pilipinas? Ano yung mga naipundar mo na sa ngayon? Ano yung may pagmamalaki mo sa sarili mo? Yung unang-una, kasi gusto ko talaga may sariling bahay. Yun talaga yung kasi sa Pilipinas nagre-renta ako. 2.5 yung renta ko sa bahay, pero hindi napakamahal. Buong buhay kang magrenta, wala kang sariling bahay, di ba?
Kaya ka nag-abroad talaga. Kaya ako nag-abroad para mayroong sariling bahay. So ngayon, mayroon akong kinuha na house and lot sa Davao City. Praise to God na ano naman, maganda naman yung takbo ng ano. At saka yung natutulungan ko na rin yung mga kapatid ko, yung ama at ina ko, sa side ng sa asawa ko. Marami ako natulungan, hindi katulad dati na pag lumapit sa iyo, wala kang may tulong. Wala kang may tulong kasi ikaw rin naghahanap, nangangailangan din ng tulong. Amen. Tama. So ngayon, hindi naman lahat pwede tulong na lang. So at least mayroon kang maibigay, hindi katulad para dati. Dumating yung time na mayroon tayong financial freedom at saka freedom sa sarili natin na magawa natin yung anong gusto natin. Kasi tingin ko dito sa Korea, ito yung magbukas ng pintuan para sa magandang buhay sa inaharap. Tama, tama. Kasi plano ko kasi na magnegosyo after sa dalawa kontrata. Tsaka may sariling bahay, sariling sasakyan, may negosyo. Yun ang pinaka the best. Okay, pang huling tanong, Kabayan G. Baga, isabihin mo sa kanila, baga, ilang years ang kontrata natin dito at ano yung mga benefits na maiuwi natin para maiawag yung mga nakikinig ngayon na matulungan pa bakit sila talaga mag-aral sa para makapag-exam, makapasa sa South Korea. Unang-una, walang hihigit sa Korea, kahit sabihin nila yung Japan maganda, pero wala talaga kasing ganda sa Korea. Dahil ano, ganito yan, sa Korea, yearly, tumataas ang sahod. Yearly yan ha, totoo yan, tumataas ang sahod. Tumataas ang minimum wage. Kung ano ang benepisyo sa mga citizen dito sa Korea, benepisyo din ng mga foreign, mga legal na mga ano, worker. At saka, pag uwi mo, sa pagkatapos ng kontrata mo, may bit-bit ka pa ng almost 1 million pesos. Wow, ang laki ko ba yan? Oh, almost 1 million pesos, depende yan sa magkano binibigay ng company yung mo para Pokemon, sa Digicom na saka Samsung, maraming benefits din. Maraming benefits. Marami talagang benefits. Sa kabuuan, ilang years ang kontrata natin bago makauwi ng Pilipinas? 4 years and 10 months. Sa ngayon, mayroon binibigay na extension na 1 year ng gobyerno dahil sa pandemic. At saka mayroon ka pang tinatawag na sincere. Yung sincere, pag hindi ka umalis sa isang company mo, may isa ka pang kontrata. 4 years and 10 months. So, dalawang 4 years and 10 months. So, mga almost 10 years. Yun. Almost 10 years. 10 years ako, 18 years ako natatrabaho sa Pilipinas pero hindi ko nakakamit yung mga pangarap ko. Tama. Pero dito sa 2 years pa lang, dahan-dahan na. Alam ko, aabot tayo dyan. Yan yun ang advice ko sa inyo. Sikap at tiyaga lang. Motivation lang. Sikap at tiyaga at panalangin ni Lord. Amen. Ganun lang yun. Okay, salamat. Kasi anuhin mo yan yung nanalangin ka tapos hindi ka nagsisikap. Yung sabi nga, kwan ba, lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Hindi mawalay blessing sa tao kung hindi rin magpakawang gawa. Di ba? Ang lahat ng blessing came from the Lord. So, salamat Kabayang G. Salamat na naghayag kayong salita ngayon na mga kababayan ko diyan, mga kaamigo, mga Bisaya, hinaot na mayroong aral, mayroong lesson na natutunan kayo. Kung gusto nyo mag-eskwela sa South Korea, sama namin ang mga factory worker. Yun nga ang narinig nyo kanina. Study hard, work hard, and pray to the Lord. Maraming salamat. Palihog kong share kini nga video para marami pa tayong mga motivation, matulungan. God bless us all. Salamat.